Ngayon, pag-uusapan natin ang how to make a research questionnaire. So remember, the number one solution is to download in the internet the questionnaire similar to your study. But in case you wanted to make your own, then this presentation is your guide. So kung gagawa ka ng research, first mong itanong kung meron ka bang questionnaire para dyan. Meron bang related questionnaire sa iyong study? Kung wala naman, gusto mong gawa ng sa iyong sariling questionnaire, so ito yung magiging guide mo. So your questionnaire should satisfy the following according to Kalmurin. So first is dapat valid yung iyong questionnaire. Second is dapat reliable siya. Third is dapat practical siya. Fourth is justness siya. No? So meron siyang just or fair. And the last is morality, no? So ito yung dapat ninyong i-consider kung gagawa kayo ng inyong sariling questionnaire. So first is validity. How to determine whether your questionnaire is valid? So yung answer dyan is you need to approach experts of that field and solicit their signature as a proof questionnaire. So pupuntahan mo yung mga, for example, meron kang research about mathematics, no, yung gagawa ka ng questionnaire about math. So first is pupuntahan mo yung mga expert dyan, no, para ma-validate kung yung sinulat sa questionnaire mo ay tama. So meron tayong types of validity. So yung example ko kanina, yung tinatawag na content validity, meaning yung content na nilagay mo, yung questionnaire at yung content ng questionnaire mo ay tama at naayon sa mga audience mo. So number 2 is concurrent. Yung concurrent validity naman, ito yung nag-agree ba siya sa standard, no, or sa criterion set up. Ito yung tinatawag na concurrent validity. So meron ding validity kagaya niyan. Meron ding predictive validity at saka yung construct validity. So yung predictive at predictive validity, yung responses ng estudyante ay or yung respondent ay predictive. So kagaya ng sa mga neuro exam, yung yan ay predictive validity na yan, no? Sa construct validity ay kung ang yung mission, yung questionnaire ay parang nakahalintulad sa isang theory, no, or yung sagot mo ay naka-base sa theory, no, so construct validity ang tawag diyan. So mayroong mga experts na mga ganito na pwede mong puntahan at lapitan kung gagawa ka ng questionnaire at magpa-signature ka kung tama na ang iyong questionnaire na ginawa. Next is reliability. So, how to determine whether your questionnaire is reliable? So, answer, you go to a mathematician or a statistician to compute your questionnaire's reliability. So, meron tayong mga paraan, no, para ma-compute yung reliability. So, ito, first is test-retest method. Second is parallel form method. Third is split-half method. And fourth is internal consistency method. So, ang reliability, para madali ay pumunta ka na lang sa e-statistician at para magpa-suggest ka kung paano mo makuha yung reliability ng yung questionnaire. So ang kadalasan is yung test retest, no, so parang pre-test and post-test. Ulitin mo lang, no, so mag-administer ka ngayon, then pagdaan ng 5 days administer mo uli, then bahala na yung e-statistician or mathematician kung paano i-solve yung reliability nito. Okay. So, ganyan yung pagkuha ng reliability test ng yung questionnaire. Next is practicability. So, how to determine whether your questionnaire is practical, no? So, answer, the practicability does not need any tests nor experts. You can assess your questionnaire whether it's practical. So, ito yung mga factors na kung practical ba siya. So, first is ease of administration. Second is ease of scoring, ease of interpretation and application, low cost, then proper mechanical makeup. So, yun, yung practical siya. Okay, so dapat
ito ay nasatisfied. Justness, so how to determine the justness of your questionnaire? So the best way to get the justness is to make a test of a table of specification, yung TOS. No, you can approach an educator or a master teacher to make a TOS for you. Yun yung distribution ng questionnaire, no, para hindi ka maging bias kung ano yung dapat mong ilagay sa yung questionnaire. Ano yung mga itatanong mo, no? So gagawa ka pa ng TOS niyan para makuha na fair siya. Fair yung dapat mong i-measure. Okay? So and morality, this is the last one, morality. So how to determine whether your questionnaire has morality? So just put an emphasis in your questionnaire interview that the respondent's identity is treated with confidentiality. So maglagay ka ng instruction sa yung questionnaire na yung pangalan nito o yung participant respondent ay treated with, his identity is treated with confidentiality. Hindi basta-basta ang i-disclose yung mga sinasabi ng respondents. Okay? So, yun yung lima. So, yun yung limang dapat na i-consider kung gagawa ka ng questionnaire. Kaya nga, hindi siya basta-basta kung gagawa ka ng questionnaire kasi dadaan ka pa sa proseso. No, yun yung lima. Limang proseso na dapat ninyong i-satisfy. So, that's all. If you have some question, then just comment below. Thank you for watching.